guys, welcome back to my YouTube channel. Our vlog for today is about the common tools in making your DIY jewelries. Ayan, sa mga gusto pong gumawa ng sarili nilang mga bracelets, necklaces, rings, and earrings, ito yung mga basic nating kailangan para makagawa tayo ng ating mga jewelries. Let's start! Ito yung mga tools na kakailanganin natin sa paggawa ng handmade jewelries. The first is, we have the round nose pliers, pambilog. Ito ay ginagamit sa mga wire rings, 1420 wires. Ayan po siya. Kung mapapansin nyo, bilog yung dulo. Ayan. And, ito, next is flat. Ito ay pang grip dito sa mga stoppers, pang hold ng wires kung gumagawa tayo ng mga 1420 wires, pang ipit po sa Tagalog. And we have also the cutter. Ayan, pang-cut po siya. Pang-cut ng mga ginagawang wires or cable wires or mga garters. Ayan, yan po yung basic na tools. And ito, kapag po may mga madudulas na mga gagawin, ito po yung gagamitin. Meron po siyang mga ipin. Ayan. We have also cable wires. Itong cable wire, ito yung ginagamit dito sa mga bracelet na gaya nito. Ayan. Pinapantuhog siya. Yan yung magsisilbing pantuhog ng beads. And then, we have this one. Locks. Ayan, locks. Ito yung lock ng bracelet. Like ito. Meron din iba't ibang klase ng locks. Lobster locks. Ang tawag dito is button locks. And next na kailangan natin, stoppers. Ayan, stopper. Yan yung pang-hold natin dito sa dulo. Ayan. Ayan, kailangan i-grip yan. Pinipisa yan para para mag-lock dito sa may dulo ng beads. Yan. We have also garters. Different kinds, different colors of garters. Ayan. White para sa mga colorless na mga beads. Black for black. Violet for violet. Red for red. And also we have here nylon. Itong garterize, itong parang ganitong mga bracelet ang ginagawa. Garter siya. Ayan. And we also have cords. Itong mga cords, hindi naman masyadong mga kailangan. Ito kasi yung mga, depende na lang kasi sa'yo kung ano yung mga gagawin mong mga bracelet. Pero ako kasi, gumagawa ako ng mga cord bracelets, kaya ito yung mga kailangan. Red, I have green, brown, pink, purple, at saka marami pang ibang color. Ayan. I have also here a clipboard. Yan, clipboard. Ginagamit ko yan sa mga tali-tali na ginagawa ko. Kailangan grip dito. Ayan po. And we have also ruler. Yan, pang size ng mga bracelet. Kasi minsan yung mga nagpapagawa, gusto nila mas maliit, mga inches, may mga sizes ng mga bracelets nila. Kasasabihin nila sa'yo kung anong size. So, yan. Kailangan may ruler.
Ayan. Yan yung mga basic na kailangan sa DIY beads. So this is it for today, guys. I hope na na-share ko sa inyo kung ano yung mga basic na kailangan sa paggawa ng DIY beads. And guys, this is my first shout out. Shout out Angel Balilaon, Abby Kayanan, Aisa, Ate Ella, and Josephine Lagwa. And also shout out sa aking anak, Jewel Mika Conde. Thank you for subscribing, everyone. Bye!